Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng mga viewers natin sa IBC TV 13 and sa mga social media platforms natin. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko ngayon si Bitag Dean and ngayon ay Monday, April 22. Yan, tuloy-tuloy lang ang imbestigahan dito sa hashtag ipabitag mo. Pero bago natin alamin ang mga sumbong ngayong araw, nais muna nating pasalamatan ang ating mga community service sponsors at partners dito sa programa. Kilalanin natin sila. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko hatid ng hashtag ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agara makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Rain or shine, be active. Stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Salamat sa Rio Wonders Travel and Tours sa suporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng transportasyon pauwi ng probinsya ng mga biktima ng pang-aabuso. Rio Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travel. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ngayong 2024, iniahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ayan, so kami po ay nagpapasalamat no, sa mga patuloy pong sumusuporta sa advocacy ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service sponsors at partners. So para naman po sa mga nais magsumbong at pumunta sa aming tanggapan, bukas po ang Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. Kaya diretso na tayo sa sumbungan. Ano mang problema, reklamo, sumbong, bibigyan ng agaran, aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan ni Ben Tulfo, ito ang hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Mister, inatake sa puso sa trabaho, nauli ng misis, humihingi ng karagdagang tulong sa kumpanya, may makukuha pa kaya? Single mom, minura, ipinahiya at pinagbandaan ng online collector, takot na takot, nagpasaklolo sa bitag. Motor ko, ipinasalo ko sa katrabaho ko, ang kaso, ipinasalo niya sa iba, bitag, tulong, bangko, ako ang hinahabol. Tricycle driver, nagpagawa ng astig na sidecar. Pangakong matatapos agad, napako. Isang taon na, wala pa. Tatlong taon na sa trabaho, top performer pa. Collection agent, nagpabitag dahil siniba. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ngayon naman, bago natin simulan ng mga sumbong ngayong araw, balikan muna natin ang blast from the past.
Magbalik tanaw muna tayo ilang beses na nagbigay ng paalala ang bitag. Ang pasaporte ay pagmamay-ari ng estado at tanging ang may-ari lang ang maaaring humawak nito. San dosena aplikante pa abroad ang humingi ng tulong sa aming action center noon. Humingi sila ng saklolo para makuha ang kanilang mga passports na iniipit ng kanilang isang manpower agency. Kasama ang Manila City Business Permit and Licensing Office at ang kapulisan, binisita ng bitag ang inireklamong manpower agency. Humarap naman ang general or general manager nito. Sa una, nagmatigas pa ito. Pero nang tumawag ang bitag, ibinalik kaagad ng agency ang kanilang mga passport. Ang naging aksyon ng bitag sa reklamong ito, panoorin. I want her passport back. Bakit po ba nasa inyo yung passport at bakit po inuhold at ayaw ibigay? Nasa sa amin ang passport. Bayaran nyo ang expenses. We will give you your passport. Kinolekta niya po muna yung passport. Pag-akyat namin dito bago pa po kami na-interview. Hindi rin namin alam, ma'am. Biktima rin kami dito. No. Ang sino man hahawak ng passport mo na hindi sa kanya, magkakaproblema na agad. Ano po ang aking matutulong sa inyo? Sa mga passport po namin sa agency. Passport? Opo. Okay. Anong agency to? Skills po. Ito ba'y lisensyado? Sila'y otorisado ng POEA? Opo. I want her passport back. Una to siya ang passport, isang pag-aari ng individual, pag-aari ng bansa. Ang sino man hahawak ng passport mo na hindi sa kanya, magkakaproblema na agad. Lahat yan? Yes, sir. Alright, lapit kayo rito, sorry. Nag-post po ito yung friend ko na about dito sa Japan na looking for factory worker going to Japan. So, yun ang post niya. Dinala niya po kami sa manpower. Okay? Then, itong manpower, inorient po kami. Inorient kami na papunta kayong Japan. Then, you have 24 months contract and 85,000 a month sa 5,000 monthly deduction in 24 months. I want you to do the same thing. I want you first to go to BPLO. I want to make sure that there are cops na susunod. Isa daw po nakasama pa kasi nila, sir. Wala kaya kahit isa sa inyo na may kontrata? Meron ba kayo sa inyo? Kung ano yung pangalan, tsaka yung pangalan. Doon sa document, may pangalan na tao? Nakapir mo? Wala. Kasi we can also check. Request po ng ating mga kaibigan nandito. Meron silang complaint kung sa isang ahensya. It seems like it's not permitted kasi kanina natin sa database o wala kaming makita. May kasama tayong inspector para malaman natin kung may permit sila o wala, and at the same time, ma-assistihan na rin sila sa mga needs nila. With your assistance, para matiyak natin ang safety. Mga 11 po sila, meron pa silang kasama nandun ako. Sila, ma'am, 11 sila na nagki-claim po na naka-hold yung passport sa inyo. Pwede po makapangon na yung claim po natin? Pwede naman po. Pwede naman po. Nabasa ko yung claim po, sir. Ito po is nasa NBI na siya. Uh-huh. Yung agent po nila is kumuha din sa amin na more than 1 million. So, pina-NBI po namin siya. Yung agent nila. Pero sila po, ano pong participation nila sa inyo? Agent po, may inahanap po yung agent, pinapahanap din namin kasi nakuha na din kami ng more than 1 million. Pero in other words, sila yung biktima, ma'am. Before makarating sa ganung sitwasyon, di ba dapat nag-double check muna tayo? Si agent dapat yung inahabol, hindi dapat iniipit yung mga complainants na 11. Yes, ma'am, pinapahabol po namin.
namin na yun. Yung mawala po yung tao. Pwede po nating habulin yung tao nang hindi hinuhold yung passport nila. Makakasagot po niya yung general manager. So on the way na po yung general manager. Nag-apply kayo dito, lahat dito, nag-sign kayo ng biodata, right? Ito po lahat. Ito lahat yung nag-sign ng biodata na nag-apply ng domestic helpers. Susend namin sila for medical. Nagpa-medical kayo, even without single cent na hiningin sa inyo, we paid for your medical, right? Ngayon po kami sa may SNS Manpower. Una po kami doon kasi po ang hiring po nila is for Japan factory worker. Okay, no? Same day na nag-orient kami. Saan naman kayo nag-orient? Sa Cubao po. That we don't know okay, kung ano yung mga transactions ninyo. Tama po yun, ma'am. Then ito okay. Po, ma'am. Pagdating po namin dito po pinuha yung passport namin. Ang sabi po sa amin, ito po yung indicated sa orientation. Pupunta kayo doon, may tao kami doon. Alam niya na yung gagawin, iahatid na lang kayo. Sabi niya, hindi, para lang yan for pre-medical. Para lang makapag-pre-medical. Nagpa-medical na tayo eh. Kinolekta niya po muna yung passport. Pag-akyat namin dito bago pa po kami na-interview. Nag-go with the flow na lang kami that day. Pero on the next day, sinabi ko po bakit po ganito yung proseso. Hindi, wala naman yung kilala naman doon si Princess. Itong princess na nagbibig sa amin dito, kilala sa loob kasi pinasok kami mismo sa may loob ng table dun eh. No. Kaya, actually, mayroon kaming complaint na she is not connected with Skills International. Etong si agent, sinisingit po kami 2,500 to 10,000 pesos bago po namin makuha yung passport namin sa kanya. Tapos, kanya namin so informed na kayo kasi gano'n naman yung para lang sa pre-medical. Hindi rin namin alam, ma'am. Biktima rin kami dito. Ang tanong, agency ba? Kami ba dito nagsabi sa inyo na may babayaran kayo? And sino po yung kausap ng princess sa inyo? Bakit nakakapasok ng princess sa inyo? Ayun, hindi ko alam kasi pero even myself, princess was connecting with Skills. Siya, kasi si princess ma'am, hindi po from Skills. No, she's not from pero Skills. Pero princess is transacting with somebody from Skills. Yun yung point nila ma'am. Yan ang hindi namin alam po. Kasi nga, nag-investigate na rin kami eh. Yes, nag-alala tayo ma'am. Pero yung passport ma'am, nasaan po ba talaga? Nasa sa amin ang passport. It's because they applied here in our office. Para natin makukure. In short, ikukure natin. Yes ma'am. Bayaran nyo ang in expenses, we will give you your passport. Parang yun lang. Ano po yun? Parang sa pilitan na lang. Ma'am, bakit hindi ninyo i-catch yung princess or whoever? Ma'am, bakit yung pinipili sa kanila yung brand na mga show? Kaya nga nag-ano kami sa NBI eh. Dito na nga kami, ma'am. Meron na kayong ongoing case sa NBI. Miss, okay. Point namin, ma'am, yung passport. Excuse me, ma'am. Si Mr. Tulfo lang po. Hello, good afternoon, sir. Okay po. Why are you holding on to the passport? I'd like to remind you that the passport is a private property and owned by the government. Yeah. And you want them to go to Middle East, but the passport holder does not want to go there. That's the reason they came to us and wanted the passport. It's no longer relevant because they didn't get an opportunity to deliver it. So now, let's just talk about one particular thing that happened my lab ago. I can work with the DFA. As I said, I'm right now at the palace. Siguro mas maganda na ang gawin ko nila is overage yung passport. And also, that's a government property. Sir, pwede po magsalita sa side. Can I talk to our side also?
Okay. Actually, nag-apply po sila dito as domestic helpers po for Saudi Arabia, not for Japan. Oo. Sinasabi ko itong agency na pinagpipilita niya na talaga ang gusto niya raw, ang pinag-uusapan daw ay Middle East. Is that true or not? Yes, sir, hindi po totoo yun. Ang pinangako sa inyo, saan ko pagtutumo? Middle East or Japan? Japan po, Japan. Sir. As factory, as factory worker. Ano ang trabaho ng SMS? Pinangako sa inyo? Japan. Factory worker po. At dahil dyan, kung mga atras kayo dahil ayaw nyo, Middle East kasi hindi yan ang usapan, tama? Opo, opo. Okay. Lahat pa kayo, ganon ang panginindigan na hindi Middle East, Japan talaga ang factory worker. Opo. Lang ng mga babae dyan na sinungaling daw kayo ang sinungaling na Japan factory worker. Sa uli mo pa sa pagkita. Paano naman ang mga names tapos yan yung task? Ngayon, para na lang talaga matapos ng lahat, since nangyari na yung nangyari, pareho tayong naloko, pareho tayong na biktima dito, ayun po, pinalista ko dyan para po sa inyong passports. Apo. Dinala ninyo dito ang mga aplikante dahil meron silang mga katanungan sa kanilang mga application. So kami rin as an agency, marami din kaming katanungan regarding dun sa kanilang hindi pagsipot dito sa office namin. In behalf of the Board of Directors of Skills International Company, ibalik na lang yung passport ng mga aplikante. May mga nagre-reklamo na pareho-pareho po kaming na-scam. Na-scam po ang agency namin, na-scam din po sila, pero nakikipagtulungan na lang kami na yun nga, ibalik ang mga passport sa mga aplikante. Humihiling na lang din po kami sa inyo, yung mga tao po behind dito po sa scam, sana po ay tulungan kami mahuli po din sila. Nagpapasalamat po kami sa BITAG kay Sir Ben Tulfo at sa Skills International, nakuha na po ang passport namin. At makikipagtulungan po kami sa Skills International para po mahuli yung mga taong naloko po sa amin since pare-pareho po kami ditong na-scam. Susunod! Mister, inatake sa puso sa trabaho. Nauli ng misis, humihingi ng karagdagang tulong sa kumpanya. May makukuha pa kaya? Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitan mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitan mo community service partners. Cebuana Luwalier, King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingpingyan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng BITAG na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinain. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingpingyan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon.
Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah, do it na yan. Kalusugan ay unahin at manganahin ang mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Robert Borge mula sa Climate Change Commission, the Vice Chairperson and the Executive Director. Malugod ko po kayong inaanyayahan na manood po ng Cabinet at Work dito lamang po sa IBC 13 kada Lunes alas 4 ho ng hapon. Manlalaman po ninyo hindi lang ang mga programa ng ating pamahalaan, pero ano pa ang dapat natin gawin para tayo magbayanihan, para tayo maging isang bagong bansang matatag. So samahan nyo po ang IBC 13. Samahan nyo rin kami. Sana po ay makita-kita tayo. Again, dito lang sa IBC 13, Mondays at 4 p.m. Cabinet at Work. King's Premium 825ml. Support our local farmers. All ingredients are locally produced. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Magandang araw po. Gusto po namin kayo anunyahan na manood ng Cabinet at Work. Ito po ang bagong programa ng IBC 13. At dito po natin makikita ang mga proyekto at mga nagagawa ng bagong ehensya dito po sa pamumunuan ni Presidente Marcos. Sana po makita namin kayo doon. Maraming salamat po. Ako po si Joel Consing, Presidente po ng Maharlika. Salamat po. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and Zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Nagbabalik ulit ang hashtag ibabitag mo. Ngayon naman sa susunod natin na sumbong, Mr. Inatake sa puso sa trabaho, nauli lang misis humihingi ng karagdagang tulong sa kumpanya. May makukuha pa kaya siya? Hindi biro mawalan ng mahal sa buhay, lalo na kung ang pagkamatay ay biglaan at hindi inaasahan. Isang taon na nakalipas nang pumanaw ang asawa ni Mercedita. Inatake sa puso ang kanyang asawa habang nasa opisina, ang kumpanya hindi naman daw sila pinabayaan. Bilang tulong financial ay nagbigay ang kumpanya ng 300,000 pesos. Ngunit matapos ang isang taon, umaasa pa si Mercedita ng karagdagan tulong mula sa kumpanya. Ang ibang detalye ng sumbong, panoorin. Ako po ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo upang malaman kung mayroon po ako, doon sa pagkamatay ng asawa ko, kung mayroon po akong makuha sa company. Namatay po yung asawa ko noong February 16, 2023 dahil sa atake sa puso. Doon sa loob mismo ng warehouse nila sa Ace Trading Corporation. Ang tulong po na naibigay ng kumpanya, yun naman po yung napunta po doon sa binayaran ko sa ospital, sa kabaong, sa araw-araw na gastusin,
Doon po yun napunta. March 2023, pumunta ako ng company. Nakausap ko naman yung HR. May makuha daw, pero matagal. Sir Bentol po, nawa po'y matulungan niyo po ako kung ako po ba ay meron pa talaga akong makuhang county, basta mayroon. May karapatan ba si Macy sa kanyang yumaong asawa na namatay sa trabaho, heart attack? Tumulong nga raw yung kumpanya ng 300,000 pesos. Ang tanong ni Mrs., meron pa ba siyang ibang makukuha? We'll have to investigate. Is there any insurance anymore? Is it work-related? But, or is it everything there is to know? But then again, there's a question here. It's a catch. There was an amount of money that has been paid for her to her for the 300,000 pesos. Was there any quit claim signed, which means it ends there? We're not going to answer that. We put it on the air. And then Attorney Batas Mauricio may see something else. If there's anything worth, you know, airing it. We get it? We don't take this. We take this story. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, so makakausap natin ngayon live sa studio si Mercedita Buid, ang asawa ng Yumao. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Mercedita. Magandang araw. Opo. Ma'am, diretso po tayo dito sa inilapit nyo sa amin. So, nalaman ko sa sinabi nyo, tumulong naman yung company, pero tinatanong nyo kung may makukuha pa. So, isang taon na po ang nakalipas, no? Simula nung namatay po yung asawa nyo dahil sa atake sa puso. Opo. May napag-usapan pa po ba kayo nung kumpanya na may ibibigay pa ba silang tulong sa inyo? Kasi 300,000 po is napakalaking halaga na po niyan. Kumbaga, yung ibang pong kumpanya, I don't think kung kaya nila magbigay. Pero, ano pong naging usapan nyo? Yun po yung gusto namin malaman. Wala na po eh. Yung huling punta ko lang nung kuwan, pumunta ako sa kanila. Eh, yun lang naman po ang nabanggit ng HR. Ano pong meron naman ng daw, HR? Kaya lang, matagal. Mm-hmm. Kaya, gusto ko lang malaman kung talaga bang meron. Pero kung wala po, okay lang. Well, naiintindihan ka rin naman namin kasi ikaw, simula nung namatay yung asawa mo, eh, may mga anak po ba kayo? Lima. Lima yung anak na naiwan sa iyo. May nag-aaral po kasi ako college. Kayo po yung lahat tumatayo para sa anak ninyo. Kaya siguro nandito ka sa amin kasi gusto mo nga malinawan dahil nagbigay ng salita yung HR. Pero matanong ko, kailan po ba sinabi yan? Baka last year pa po. Tagal na. Nung pagpunta yung pumunta po ako dahil may nasikaso ko sa kumpanya. Kailan po yung last year? Na. Kung nangako po. Kasi kung medyo recently lang. Mga March yata. Yun. March last year. Ang asawa nyo namatay po ng alingbon? February 16. So 1 month after. So, nung sinabi po ba ng HR yun, nasundan pa po ba? Di ba, nangako siya na sa salita. Nasundan pa po ba nung nagbigay? Hindi na po. Pero, nag-chat ako sa kanila. Ang sabi ng Vice President, mag-antay-antay daw. Wala daw policy. Kasi, wala daw binaba ang policy ang company. Eh, ang akin na lang naman po, nag-chat ako, wala po silang reply. Gusto ko lang maliwanagan. Pero, ang gusto ko din namin malaman dito, yung sinasabing quit claim. Okay? Yun yung sinabi ni Sir Ben kanina sa video kung napanood nyo. Kasi ang quit claim, yun yung magiging, kumbaga, papapirmahan sa'yo na tapos na lahat ng kanilang, kumbaga, responsibility. Wala, wala ka na pirmahan ganun. Wala po. So, kaya ngayon, parang tinatanong mo kung meron pa ba. Kasi wala namang sinabi sa'yo na hanggang dito na lang kami, misis. Walang ganun. Wala naman po. Okay. Pero matanong ko lang po, yung 300,000, it's a very large amount, no? Saan nyo po naigastos yung mga perang yun? Yung 300,000 po kasi, sir, kasama pa kasi yung mga incentive niya nung siya po ay buhay pa. Meron po kasi siya, sama pa yung sahod. Eh, kaya nasabi ko na ganun, 300. Pero kasama pa kasi yung doon lahat, eh. Oo. Kaya sabi ko, 300. Kumbaga, yun na yung kabuuan. Yun po. Oo. Pero, nasa... ang ano ko po, nasa 200 lang, walang 300. Kasi mga ano na niya yun, sa sahod, sa incentive niya. Pero matanong ko to, kasi syempre, yung iba naman talaga na claim ninyo, eh, pinagtrabaho ng asawa niyo, ng mister mo. Pero meron bang parang galing sa sariling bulsa nila, parang nag-pledge? Galing lahat sa sarili nila bulsa yun. Bukod pa dun sa mga, yung mga pinagtrabaho ng mister mo, yung mga commissions, may mga ganyan. Ayun, galing yun, sa company. Sa company. Kasi sa commission na po yun. Oo. Ano po bang ini-expect nyo na tulong?
tulong or amount kasi yan po yung nilapit nyo sa amin. Kami nandito lang naman kami para makinig din sa'yo kasi syempre lumapit ka sa Bitag, makikinig kami sa reklamo, sa ano nyo, nilapit ninyo. Wala na po akong inaasahan na malaki o magkano man po. Kung magkano lang maibigay, kung meron, salamat. Kung wala naman, okay lang. Kayo po ba, na nahihirapan po ba kayo ngayon? Nasabi nyo, lima anak ninyo. Oh, pero, college po kasi. College. Pero yung gusto nyo lang, ma'am, siguro is yung focus yung ngayong araw ay para maliwanagan. Opo. Okay. Well, I think para masagot na siguro yung tanong ni ma'am, tawagan na natin yun yung HR ng Ace Trading Corporation. Ma'am Aileen, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Ako. Yes, ako po si Carl Tulfo, ma'am. At kasama ko din si Bitag Dean dito sa Ipabitag Mo. Ma'am, may lumapit sa amin dito na asawa ng dati niyong empleyado. Ang pangalan niya ay Mercedita Buwid. Okay. Meron daw siyang mister na nagtatrabaho dyan noon. Ang sa kanya lang naman, ma'am, ay siguro maliwanagan or malaman kung ano pa ang posible niya makuha pagkatapos dun sa naibigay niyong tulong. Yun lang naman po. So ngayon kasi, ma'am, sir, ma'am, sir, on the part of the company, we believe na exhaust na po lahat, na ibigay na po lahat ng tulong na maaaring maibigay ng company dun po sa aming, deceased employee. And actually nga po, parang kinitreat na nga namin siya as case closed. Kasi since this happened last year pa, no? February 2023, and today is, 2024 na, no? Mm. Kung ano man po yung ang sinasabi ni ma'am na kailangan pa namin abot, palagay ko po na i-abot na, na-i-abot na po namin in full. Information ni sir na ipigay namin supposed to be hanggang April lang yon. But upon our record, inirelease din pati yung commission niya until May. Mm. No? That was May. And then we have a mid-year incentive na binigay nitong June. Mm. Na supposed to be hindi na entitled si sir eh, pero binigay pa rin. Binigay pa rin ng kumpanya. Para sa kanya. So yun na po yung last namin na naibigay kay sir. Yun, wala na po talaga ng the part of the company, wala na po talaga dapat pa na i-provide. So Ma'am Aileen, yung sinasabi ninyo is naibigay nyo lahat and yung mga bagay na sana hindi naman siguro dapat sakop yung mister niya noon ay ibinigay pa rin at para maibahagi sa kanya. Opo, tama po ba? Binigay pa po namin. Opo, sir, tama po. Okay. Dean, may gusto ko man tanungin? Parang, kumbaga, ma'am, Aileen, parang naging considerate din kayo, no? Na sinasabi nyo ngayon sa commission, instead na matapos na, parang binigay nyo pa rin. Binigay pa po namin, sir. Alright. Ma'am, siguro, yes, we understand. Ma'am, parang siguro kaya nandito rin si Ma'am Mercedita kasi may pinangahawakan siyang pangako daw na parang sinabi raw sa kanya na may makukuha pa ba't matatagalan. Siguro yun yung dahilan kung ba't siya nandito. Parang clarification. Ma'am, may ganun po ba kayo naging usapan na parang nagpangako daw pero matagal? Do you remember po? Pero sir, sa pagkakatanda ko, nung napunta po si ma'am dito last year, na-explain po namin sa kanila kasi binigay na, nauna ko sinaibigay yung last pay, ano? Mm-hmm. And yung commission kasi sir, hindi po yung outright eh. So ang sabi po namin sa kanya, meron pa po tayong matatanggap, ma'am. Standby lang po na 2 months na commission. Mm-hmm. Pero ang ano ko pa nga sa kanya, yung kinuha yung last pay, ay kung ano po ba ang gusto ninyo, i-checkin natin, kunin yung checkin o i-deposit natin. Mm-hmm. And hawak niyo po ba yung ano yung ATM ni sir? Mm-hmm. Hawak naman niya. So, kumbaga parang, sige, para di na rin kayo mahirapan. Bininin check dito. I-deposit na lang namin sa inyo. Tapos, baka po yung sinasabi po ni ma'am na ano na commission, yung 2 months, remaining 2 months, na inantay niya, naibigay na rin po namin. Alright. Hindi lang siguro, ano, napansin ni ma'am, pero kung ang tinatanong ni ma'am ay March-April commission ni sir, that was deposited May 19 and June 16, 2023. Mm-hmm. Pasok na po na, naihabol na po namin yun. Yung interval lang po kasi talaga, since March kami nagbigay ng last pay niya, eto sumunod yung commission kasi po hindi po siya ano eh, kumbaga parang
kinukumpitan pa po kasi yan, depende sa ano, sa nakulertang ako ni company. Pero yun, other than that, naibigyan naman po namin sa kanila. Ma'am, question lang din. Sorry to cut you po. Sige po. Ma'am, nasabi nyo rin po ba dito sa misis, no? Yung kumbaga na-breakdown nyo rin po ba kung ano yung mga nakuha niya or parang binigay? Ako. Naintindihan niya po ba kung ano po yung mga... Yes, I believe, sir. Kasi apart from me, nakumausap po sa kanya nung napunta po sila dito sa opisina, I believe meron din po silang pag-uusap ng aming vice president. In-explain din po ni vice president sa kanya na ito na po yung naibigay ni company on behalf of the company. Been already provided. And I think from there, naintindihan naman. Kasi okay naman sa amin si Mami. So we thought, it's okay. Parang nag-agree na si ma'am, okay po, sir. Kasi after me, mga parang kay Vice President ni. So si Vice President, kumausap sa kanya. Yes, yes. So parang pinaliwanagan na ni siya ni sir. Na parang, ito, ganito, ganito, ganyan. So umokay naman po si madam. Ayun lang po. Na-break daw naman po sa kanya. Ang tangi lang po namin siguro na ano, ito, yun niya, yung remaining na 2 months, na commission niya, pero naibigay naman po sa kanya. Pero, kumbaga parang yung ini-expect niya na 2 months, naging 3 months yun na ibinigay sa kanya. Nadagdagan pa, actually. Okay. Sige po. Ma'am Mercedita, ayan na, nagpaliwanag na po yung HR. Yung kumbaga, yung pinanghawakan nyo na pangako, inabigay na pala kasi hindi naman sinasabi yung outright na yung agad-agad maibibigay. Kumbaga, hindi mo siya agad makuha, pero na-deposit naman na daw na nila. So, yun yung sinasabi kanina nito ni Ma'am Aileen. Mm. Baka may gusto pa kayong itanong sa kanya. Kasi Ma'am Aileen, nandito lang naman siya para maliwanagan. Wala naman siyang any complaints. Kumbaga, thank you po no, sa pagsagot ng tawag. At least, napapaliwanag natin sa kanya kung may karapatan pa ba siya, kung may makukuha pa ba siya. Well, it turned out nga na nabigay naman na pala lahat. So, yun, naintindihan nyo na po ba, Ma'am Mercedita? O baka may gusto pa kayong itanong? Baka may mga, ano pa kayo dyan? Nagpunta naman kasi ako dito, Ma'am Aileen, kasi nakailang text kasi ako sa inyo, wala kayong paliwanag. Kung ipinaliwanag sana ninyo sa akin, i-replyan niya ako, hindi sana ako nakarating dito. Ma'am, to be honest, on my part of me, wala po ako natatanggap na text po ninyo sa akin. Pero, totoo lang. So, wala po akong number, wala po akong nare-receive na messages coming from you. Okay. Ma'am, well, I think that's more than enough na, Ma'am Mercedita, no? Sasabihin ko lang sa iyo na nag-statement na yung company. Yung totoo naman sa base naman din sa halaga na binigay mo, ay nagbigay naman talaga ang company. Tama. So, nagbigay sila. So, again, I think after naman sila nakapagbigay lahat, wala naman siguro silang responsibilidad na din pagkatapos doon. So, ang gusto ko lang naman, Ma'am, siyempre, baka inaawad lang naman kita na gusto ko lang na maayos na yung pag-uusap natin yung araw. Hindi tayo nagkukos ng gulo. Ang gusto lang natin is umayos sa pag-uusap. Okay? Okay? So, may mga tanong pa kayong dalawa? Ikaw, ma'am? May tatanungin ka pa? Wala na? Wala na, sir. Okay na yun. Okay. Maliwanag na. Siguro, yun na lang din. Isipin natin, ma'am Mercedita, no? Nakatulong naman din yung company. Oh, 300,000 is a very large amount naman. So, I think it's enough naman na talaga. Siguro talaga yung nasagot lang yung katanungan ninyo dun sa pangako. Well, nasagot naman na ni Ma'am Aileen na yun na yun. And Ma'am Aileen, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Salamat din sa pagtanggap sa aming tawag. Apo, thank you din po sa paghihipo ng aming side. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Ma'am. Thank you. Okay. So, ma'am, maraming salamat din sa paglapit sa amin. And sana naman naliwanagan ka na din ngayong araw sa... pwede mangyari. Okay? Sige. At doon nagtatapos ang una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbong at tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak bentulfo. Ito ang hashtag, ibabitag mo. Susunod! Tricycle driver, nagpagawa ng astig na sidecar. Pangakong matatapos agad na pako. Isang taon na, wala pa. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag, ibabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag Ipabitag Mo Community Service Partners. Cebuana Luwalier. King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine.
Tinapayan Festival ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingpingyan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng Hashtag Ipabitag Mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinain. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa Cabinet at Work, paano ang pamamalakad sa pinakamataas ng sanghay ng gobyerno? Ano ang tungkulin ng iba't ibang departamento? Kilalanin ang mga personalidad sa Cabinet Meetings at iba pang kawani ng gobyerno na katuwang ni Pangulong Marcos sa pagpapalakad ng bayan tungo sa kaunlaran. Lahat ng yan mapapanood sa Cabinet at Work tuwing Lunes, ika-apat ng hapon sa IBC 13. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Ito po ay si Aludo Rota Chuseco, Undersecretary of the Department of Finance. Nais ko po kayong anyayahan na manood ng Cabinet at Work at IBC every Monday at 4 p.m. King's Premium 825ml. Support our local farmers. All ingredients are locally produced. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Watch Cabinet at Work every Monday for PM on IBC. Cabinet at Work, tuwing Lunes, ika-apat ng hapon sa IBC 13. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Sa paglalakbay ng Hashtag Ipabitag Mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone!
Nagbabalik ulit ang hashtag ibabitag mo. Ngayon naman sa susunod natin na sumbong, merong tricycle driver nagpagawa ng astig na sidecar. Pangakong matatapos agad, napako. Isang taon nang nakalipas, wala pa rin. Dahil sa YouTube na inganyong tricycle driver na si Nicolas na magpagawa ng customized na sidecar kay Raymond. Si Raymond isang vlogger na kilalang gumagawa ng mga astig na customized sidecar sa Ilocos Norte. Ayon kay Nicolas, nagbigay siya ng 25,000 pesos kay Raymond para sa kanyang ipinapagawang sidecar. Sa kanilang kasunduan, dapat itong matapos sa loob ng 6 na buwan o hanggang December 12, 2023. Subalit, matapos maibigay ang pera, ang vlogger hindi na raw nagparamdam. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin daw nito nagagawa ang kanyang sidecar. Ang ibang detalye ng sumbong, panoorin. Ako po ay lumapit kay Sir Ventol po para idulog ko yung aking problema sa pagbili ko sa sidecar ko. Dahil yung vlogger na kilala ko po sa YouTube, lagi ko naman siyang pinapanood kasi nainganyo ako na bumili kasi ang ganda nga ng mga sidecar niyang gawa. Ako ay nakapagbayad na ng 25K. Pero ang usapan namin ay 6 months para gawin yon. Pero hanggang ngayon po ay wala pa rin. Siya naman nangangako na i-deliver niya pero hanggang ngayon wala pa rin. Total, wala ka naman nagawang sidecar yata. Ibalik mo na lang ako yung 25K ko. Sana may balik na lang po yung 25K kasi para maibili ko rin ng ibang sidecar na lang at pangkabuhayan ko yun. Yun ang hanap buhay ko. Territor ng sidecar. Okay na. Approve na tayo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, so para sa sumbong na ito, nasa studio ngayon ang nagrereklamong si Nicolas Burigsay. Magandang araw po sa inyo, Sir Nicolas. Magandang umaga rin po, Sir. Okay po. So, kayo po yung tricycle driver, Sir. Opo, Sir. Sa May Kawayan, Bulacan. Paano nyo naman nakilala itong si Raymond? Kumbaga, YouTube channel po ba ito? Raymond Works. Paano nyo po nakilala? At ano ba itong kinokontent na itong vlogger na ito? Nakita ko kasi, Sir, sa YouTube. Mm. Na biglang nakita ko doon yung Raymond Works. Oo. Nakita ko magaganda yung mga gawa nila. Tapos, taga-Norte, taga-Norte rin ako dati. Mm. Kaya nainganyo ako na mag-order sa kanya nung umuwi kami ng Ilocos. Dahil magaganda nga talaga yung mga design. Mm. Parang kotse. Kotse? Oo. So, maka-customize talaga. Oo. Pwedeng kunyari sarili mong idea, ipapagawa mo sa kanya. Opo, Sir. Kaya nung pagdating namin doon, pinuntaan ko mismo doon sa shop niya. Hinanap ko. Saan yung shop niya? Doon sa Barangay 15. Ito yung sa Ilocos Norte? Sa Nicolas, Ilocos Norte. Pero taga saan po kayo? Taga Ilocos din, Ilocos, Sir. Kaya lang wala na kaming bahay doon. Ah, okay. Pero dito na kami nakatira ngayon sa May Kawayan, Bulacan, Sir. Okay, so pero nung binili mo to, taga Bulacan ka po nun. Oo. So dumayo ka pa sa Ilocos? Nung umuwi kami, sinabay ko na siya. Ah, okay. Akala ko sinadya nyo lang para dun sa sidecar eh. Pagdating ko dun sa shop niya, nakita ko yung sample. Sabi ko, eto, pwede nang bilhin. Kaya nag-down payment ako, agad ako ng 15,000. Oo. Magkano po ba yung total? 31,000. 31,000. So cash nyo binigay? Yung 15,000. Yung 15,000. Yung down payment. Tapos after ng September, sabi niya, magdagdag daw ako ng kahit magkano. Kaya nagpadala ako ng 10,000. Nag-cash in ako dun sa GCash niya, Sir. September, para gagawin na. Wala hanggang ngayon, wala naman nagawa. Hanggang ngayon. Pero GCash 10,000. Hindi, ang tanong ko dito, syempre, sinabi nyo nga po, dati kayong taga Ilocos Norte, pero Bulacan na kayo. Syempre, sinabay nyo lang naman yung pagpunta doon para sa sidecar. Nung umuwi kayo, paano kayo nagka-communication? Through messenger? Hindi, pinuntaan ko lang mismo sa sidecar. Hindi po kayo nag-uusap sa messenger? Hindi po. Syempre po, di ba, 6 na buwan yung kasunduan ninyo. Paano nyo po siya matatanong kung, kamusta na ba itong pinagawa kong sidecar? Ano ng development? Patingin niya ako ng picture. Wala po ba kayong ginawang ganun? Basta nung... Humingi ka ng follow-up? Nagpa-follow-up naman ako, Sir, kaya lang. Kaya pagdating ng September, yung nga ho, nangingisa ng kadagdagang pera. Ang tanong ko, Sir, ang question ko lang dito, hindi ka ba nagpa-follow-up sa kanya sa chat na, syempre, 6 months yan, hindi naman agad-agad,
tanungin mo man lang siya o ano nang development sa pinagawa ko sa iyo. Nag-follow up din ako, sir. Kaya lang sabi niya, matatapos na ngayong, sabi nung January. Pero walang picture yan. So parang walang picture, pausog ng pausog yung January 10 to 13, matatapos na yung unit, sabi niya. Tapos bandang uli, nagbago na naman. Kaya naniniwala ako na parang niloloko na niya ako. Pero matanong ko lang sa'yo, ano ang dahilan kung bakit pumunta ka pa ng Ilocos para lang... Hindi, nagbakasyon kami siya noong panahon na yon. So nagbakasyon ka lang, umiikot ka lang, tapos parang namatahan mo lang nandun? Or nakita mo sa YouTube, hindi, dati ko nang, nasa Ilocos dati ko nang plinano, sir, na pagpunta ko ng Ilocos, order ako ng sidecar niya. Oh, yun na nga. Bakit kinakailangan mo pa dayuhin na Ilocos? Bakit hindi na lang dun sa may sa lugar mo na nasa Bulacan? Anong kakaiba doon sa... Or na-attract ka? Bakit ka napunta doon? Kasi doon sa ganda ng sidecar eh. Sa ganda ng sidecar. Sa kanya mo lang nakita. Nagtiwala ka. Dati na rin akong umorder, sir, dati sa ibang nagagawa, 2016, na i-deliver naman. Kaya... Ah, nakapag-order ka na dito noon? Sa ibang ano, ibang iba. Gumagawa. Kay Davidson. Iba naman, hindi itong Raymond. Hindi siya. Okay. Kaya naniniwala naman ako na, siyempre, doon sa mga napapanood ko sa vlog niya, nandiyan pa ka nagpapadeliver siya ng... Pampanga, Batangas, nakita ko eh. Ibig sabihin, legit. Kaya naniniwala ko, nagtiwala lang talaga ako. So, first time, as in first time, hindi ka pa nagpapagawa ever kay Raymond, tama? Hindi pa. No. So, unang beses pa lang, nabigo na agad. Oo, nabigo agad. Disappoint ka agad. Sayang. So, siguro, diretso na tayo, kausapin na natin itong si Raymond Muela on the line, yung... vlogger daw na gumagawa ng sidecar. Magandang umaga po, Sir Raymond. Magandang umaga rin po. Ako po si Carl Tulfo, sir. Kasama ko ngayon si Bitag Dean sa Ipabitag Mo ngayon. Naka-live tayo sa IBC TV 13 and sa mga social media platforms. Sir, ano ang nangyari dito sa case ni Sir... Ano ang pangalan niyo ulit, sir? Nicolas. Kung saan nagpagawa daw siya ng sidecar sa inyo. At hindi daw natupad ang usapan ng December hanggang sa nausog ng January, and then hanggang ngayon wala pa rin. Apo. Yun po, nagka-problema po kasi sa production po namin dun sa mga paggawa po nung sidecar. Then nag-usap na po kami nung after po nung Mahal na Araw. Ang usapan po sana po namin, ibabalik na lang po yung refunding na lang po yung pera. Kaso po nung pagkatapos po ng Mahal na Araw, nawala po kasi yung cellphone ko kaya hindi ko po makontak. Sir Raymond, ganito na lang, no? Kasi medyo dumadami ang usapan dyan. Whatever it is, sir, may responsibilidad ka. You have to take it with a sense of urgency na dapat gawan mo ng paraan itong problema ni Sir Nicolas. Kasi ang nangyari dito, sir, nagbayad na siya, nagtiwala siya sa'yo. And then yung nangyari is hindi na-deliver sa iyo yung bagay or yung hindi mo na-deliver yung sidecar sa kanya. And syempre, bilang siya yung tao na naglabas ng pera, sasamaan loob niya at magkakaroon siya ng problema din sa kanyang negosyo. Kasi yung kanyang hanap buhay din ay yun nga sa sidecar at sa pagta-tricycle. So may nasimulan ka ba na kaniisa doon sa sidecar na pinapagawa ni Sir Nicolas o wala? Ang ano po kasi doon, sir, i-re-refund na lang po sana. Hindi, so wala. Wala pa nagagawa. Meron po, pero ano na po siya, standby na po kasi. Hindi, ibig kong sabihin, may nasimulan na ba na buo matapos makuha ang down payment or hanggang meron ngayon po. Ay wala pa rin. So wala. Meron po. Meron? Meron pa. Ano gawa mo? Bakit hindi nagkaroon ng update dito si Sir Nicolas? O may nasimulan na pala na ganito ganyan? Bakit umabot sa punto na lang na i-refund? Yun din po, sabi, nag-usap po kami kasi noon, sabi po, refund na lang din. Okay, sabi noon po. Mali yun lang po, nawala po yung connection ko, kaya yun po, na tenga po, tsaka nagamit ko rin naman po yung pera. Okay, so pero, kailan yung plano mo na ibalik sana yung ibinayad ni Sir Nicolas? Ano po, ito pong less than 15 days po, may bibigay ko na rin po. Less than, anong specific date, sir? Kasi mas maganda na may specific date tayo na pag-uusapan. Kasi matagal na, sir. Matagal na, dapat December pa lang na-deliver na yung sidecar na yan. Tapos umaabot na ngayon ay April 22. Umaabot na ng ilang buwan, 4 months delayed ka na, sir, or almost a year. No?
So I think it's more or less dapat ikaw yung magmamadali para maibalik sa kanyang kanyang binayad. Apo, as soon as possible po, ibabalik ko rin din po. Hindi, sir, I need a date. Kailan mo maibibigay at matutupad? Yung ano na lang po, after 15 days po, yung date po noon is ano po. Tignan ko lang po yung date. Para po matapos na rin po siya na maibalik po. After 15 days, ano yan? Mga May what? May 10? May 5? 7 po. May 7? So, nangako ka dito, naka-tape din to, naka-record na May 7 mo ibabalik. Tama? Apo. Tsaka ano po, pinapakaw ko po yung number po kasi ni sir kay ano po yung, meron po kasi siyang kamag-anak dito, kapitbahay din po namin. Kinukuha ko po sa kanyang contact number. Ganito sir, nandito si Nicolas ngayon sa studio kung gusto mo makuusap. Sir Nicolas, para din magkaroon kayo ng maayos sa pag-uusap, ito si Raymond. Pwede ka magsalita sir, anytime. Raymond... Sa akin lang naman eh, gusto ko lang may balik na yung 25K. Apo, sige po. Yun lang naman sa akin eh, kasi nawalan na ako ng tiwala sa'yo. Siyempre sa dagal ng panahon, lagi kang nangangako. Kaya yun lang sa akin, may balik mo yung 25K, okay na sa akin lang. Apo, yun lang po din po boss, humingi po talaga po ng taos pusong sorry po. Talagang mali po yun. Ito na po yung talagang... huli na po na sabihin ko sa inyo na kire-refund ko na po yung ano nyo. Kasi nawala talaga po yung contact ko sa inyo noon. Kaya hinihingi ko po kay ano, sa kamag-anak nyo po dito. Kay Louie yung number nyo. Sir Raymond, alam mo pala na may kamag-anak si Sir Nicolas dyan sa lugar. Bakit hindi nyo nasabihan na nawala yung cellphone or kung ano man yung sinasabi nyo kanina sa dahilan kung bakit hindi mo siya makontak at makausap? Apo, yung apo, nasabi ko rin po sa kanya, dun sa kamag-anak niya po dito, pero busy-busy po, pareho po kami na busy niyan. Yun po yung kamalian ko po, na hindi ko talaga po pinaloob agad. Sir, matanong ko lang, no? Just to ask din, yung mismong paggagawa mo ba ng mga sidecar ay meron din business permit? Meron po, bali na yung nakuha na po namin yun po. Meron? Kailan mo nakuha itong business permit? Bali, nung mga ito lang po mga kwan, nag-renew din po kami ng mga DTI po, tsaka mga kwan. Nag-renew kayo, pero nung tumawag kami sa mismong business permit and licensing office, sabi daw wala. Opo. Bali, ano po, naglalakad pa lang po siya, going pa lang. Sir Raymond, medyo tumatagilid ang usapan mo dito ah. Ang sinasabi mo kanina na meron kang business permit, tapos ngayon sinasabi mo nilalakad. Sir, ang gusto ko lang sa akin dito ay para maging totoo at isusunod ka talaga sa usapan. Eh baka bilang mamaya sa sinasabi mo, hindi ka tutupad dito sa May 7 na sinasabi mo. Tutupad po ako, boss. Yung sabi ko pa yung boss, ano po, boss Burig, talaga pong ipupush ko po yun. Kaya po sabi ko po kanina, less than 15 days po. Less than 15 days? Eh sir, mas maganda sana kung mas madali or maybe one week. Po, ikagawan ko po talaga ng paraan po para may balik na po kay sir. Kasi yung nga po sabi niya, yun ginagamit niya po sa panghanap buhay. Yun po talagang... Sir, ang sa akin is matagal na nag-aantay itong si Nicolas. Ang para sa akin is gawan mo ng paraan na sa iyo ang problema, ayusin mo. Hindi mo dapat pinaaantay ang mga customer mo. Kasi the fact na lumabas ka na dito ngayon sa programa din, hindi ba din mo din iniisip na pwede mong kasiraan ito? Dahil hindi mo naibigay ang dapat na makuha ng inyong customer or mga buibili sa'yo? Diba? Paano pa kaya magkakaroon ng tiwala ang iba mo mga customer kung mismong ikaw hindi mo matupad? Tutuparin ko na po yung para po ano, ma-icon na po namin ni Sir Brick. Tuparin mo, pero ang para sa akin is either end of the week or start of next week maibigay na, sir. Kasi ang gusto ko lang naman dito is be a responsible business owner. Again, hindi kami anti-business. Pero kapag once na isang negosyante or business owner hindi tumutupad sa usapan at nangako at nagbigay na itong customer natin ng pambayad, eh mas maganda sir ay talagang dapat managot ang business owner kung sino man yung naghahawak ng company para maiayos ka agad. Kasi sir, may panlilin lang at pagpapabaya. Sa nauso na din ngayon ng mga scam sa hirap ng panahon din ngayon, paakyat pa lang ang iba't ibang tao ngayon sa buhay, ay nagkakaroon talaga ng problema na ganyan, ay mas lalo nahihirapan ang buhay nila, sir. Apo, yun po. Ano ko po talaga po, mas maaga po dun sa sinabi ko pong ano po, date po. Anong date na mabibigay mo?
Yun po yung mas maaga po do, kaya po less than 15 days po. Kahit ano po, igawan ko po ng parang kahit 1 week lang po. O sige Raymond eh, agahan mo at asahan namin na talagang gagawin mo yan kasi una-una nakatape yan at magmo-monitor kami at magkikipag-usap kami dito kay Nicolas kung talaga bang nakuha na niya. Kasi kung hindi pa, babalikan ka namin kasi unang-una may usapan tayo dito, boss. Pati BPLO na mismo, sinabihan na namin at mismong kapitan. Biro mo, kapitan nga, hindi nga alam na meron kong pagawaan dyan. So, anyway sir, ang gusto ko lang naman ay magawa ng paraan itong kay Nicolas kasi syempre, pahirap din sa kanyang buhay ito. Apa. Okay, Sir Raymond, sige. Okay, magandang umaga at maraming salamat sa iyo. Apa. Okay, so, Nicolas, anong nakita mo dun sa usapan? Okay ba sa'yo? Okay lang naman, sir. Okay naman. Basta importante lang mabalik. Okay. Ang sa amin lang is tuluyan ka makipag-ugnayan sa amin para magawa namin ng paraan. Kung sakali mang hindi man na talagang magbigay, ay siyempre magkakaroon na ng pag-uusap with law enforcement sa ganyan na bagay. Opo, sir. Okay? So, I think more or less okay na yan. Hayaan naman na natin si Raymond din nagawa ng kanyang part. Mukhang mabait naman makipag-usap. Pero ang problema, medyo nagsisimwaling ng konti. Oo. Ha? Mabait naman yan, sir. Kaya lang, yun nga. Hindi niya natubad yung usapan. No? Mm-hmm. Pero salamat, sir. Mm-hmm. Well, maraming salamat din sa paglapit dito sa Bitag at sa pagtiwala sa aking ama na si Ben Tulfo at dito sa buong organisasyon ng Bitag. Okay? Matagal na akong subscriber ng si Sir Ben eh. Mm. Tagal na, no araw pa. Mm. Sige boss, maraming salamat din sa inyo. Kaya alam kong sino lalapitan ko eh. Mm. Salamat sa tiwala. Sige sir, at maraming salamat din at yun lang naman ang gusto namin mangyari sir today. Okay? Yes, sir. Thank you rin sir. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak-tatak Bitag, tatak Ben Tulfo. Tatak, hashtag, ibabitag mo. Susunod. Single mom, minura, ipinahiya at pinagbantaan ng online collector. Takot na takot, nagpasaklolo sa Bitag. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag, ibabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag, ibabitag mo community service partners. Cebuana Luwelier. King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ping Ping's Lechon, handang ping ping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcore, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng Bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Ping Ping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang ping ping yan. For orders, visit Ping Ping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Ping Ping's Lechon. Huwag basta King's Herbal, sabihin King's Premium 825ml. Yung kulay berde, yung walang pait pero singpisa ng orihinal. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, para makasiguro sa inyong bibiling King's Premium 825ml, iscan ang official QR code. Huwag basta Shopee, huwag basta Lazada, dapat Shopee Mall at Laz Mall. Dito ka makasisiguro sa iyong King's Premium 825ml. Mabibili din ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang sakit. Please watch Cabinet at Work every Monday at 4 p.m. IBC 13. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide.
Mahalagang paalala, ang King's Premium 825 ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Bawat sulok ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, hindi titigil sa pagpapahayag ng impormasyong totoo at tama. Maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tutok 13 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito sa IBC 13. King's Premium 825 ml. Support our local farmers. All ingredients are locally produced. Mabibili ang King's Premium 825 ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825 ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and Zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Nagbabalik ulit ang hashtag ibubitag mo ngayon naman bago tayo magsimula sa mga sumbong. Nagsisimula na din tayo umere sa CLTV 36. Ngayon naman sa susunod natin ang sumbong, single mom na hinaharas na napag-utangan lending app, humingi ng tulong sa bitag. Online lending app, pinost na rin daw siya sa social media at ipinapahiya. Patuloy pa rin ang advokasya ng ibitag laban sa mga mapanggigipit online lending apps o OLA. Sa katunayan, marami ng reklamo at trinabaho ng bitag laban sa mga abusadong online lending apps na ito. Nitong nakaraang taon, matatandaang sinugod at ipinisara ng bitag ang opisina ng isang notorious na online lending company sa pakikipagtulungan sa mga otoridad. Ngayon, isa na namang biktima ng panggigipit at pamamahiya ng online lending app ang lumapit sa bitag. Si Genevieve Caragay ng Valenzuela City nakaranas daw labis na pamamahiya mula sa ahente ng kanyang inuutangan na OLA. Ang detalye ng sumbong, panorin. Ako po si Genevieve Caragay, 41 years old, single mom. May dalawa po akong anak. Nakita ko po ang isang online lending apps through Facebook po at saka nag-download po ako. Napahiram naman po nila ako ng pera. Nagkataon lang po, mga dalawang linggo po, hindi po ako nakabayad. At ang naging resulta po is hanggang sa kinuha po nila lahat ng contacts ko, nag-send po sila sa lahat ng tauhan ko, relatives at mga kaibigan para mag-expose yung ginawa ko pong pag-i-scam daw sa kanila. Masakit po para sa akin kasi hindi ko po expected yung mangyayari na span of 2 weeks, ganito po yung pasabog na ginawa nila sa akin. Meron po akong mga ebidensya na kinuha po nila yung pictures ko. Sa lahat po ng buy and sell, I think naka-post na po ako. Tapos even gumawa rin po sila ng group chat regarding sa involved po yung mga friends ko. So yung mga kaibigan ko po nag-send po sa akin ng picture ko po mismo na nakasaad po doon yung mga paninirang puri na ginawa nila sa akin. Tawagan yung anti-cybercrime group head, okay? Pag-aralan mo para just in case, tapos matawagan so that they can investigate kung sino man itong nag-post nito. Malalaman to sa ano? Yes, sir.
sa telco. Okay? You get it? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, so para sa sumbong na to, makakasama natin ngayon live sa ating studio si Genevieve Caragay. Magandang araw sa iyo, Ma'am Genevieve. Magandang araw din po. Opo. Ma'am, itong nare-reklamo mong OLA or Online Lending App, anong pangalan po ng company na ito? Yung pinaka-worst po na nagme-message sa mga friends ko at ka-office mate ko is PesoGo. PesoGo. So pag sinabi mong pinaka-worst, ibig sabihin, hindi lang siya isa. Marami pong po. online lending app na nangaharas sa iyo. Opo. So meaning to say po, ma'am, marami po kayong hiniraman opo. Na mga online lending app. Tanong ko po, bakit po kayo maraming hiniraman na mga online lending? Single mom po kasi ako. So nung OFW ako before, nagkaroon lang po ng emergency dito sa Pilipinas. Bali, breadwinner po kasi ako ng family. So, yung mga anak ko po, ako lang po nagsusuporta at saka yung mother ko. So, yun lang yung way ko na makakatulong sa akin. Pero worse, hindi rin pala. Yun pala yung magsasadlak sa akin na to the point na parang ayoko nang mabuhay. Kasi sobra yung panghihiya nila sa akin. Kasi po, mataas po yung position ko sa trabaho. Sa HR po ako. So, yung kahihiyan, sobra-sobra na. Hanggang sa below the belt na po yung mga sinasabi nila, sinesend nila sa mga managers ko. Okay, so sa makatuwid, parang siniraan ka na sa company. Opo. So, na-access nila yung contacts. Paanong pamamahiya? Pinost ka ba? Yung typical, pinost ka sa social media. Paano nakarating sa company mo? Kinuha po nila yung pictures ko. Bali, before pa po mangyari yan, sinabihan ko na yung manager ko ahead of time kasi alam ko na yung mangyayari. Tapos, noon na hanggang sa lahat na ng contacts ko na access na nila. Okay. So, yung typical even, po na ginagawa ng OLA talaga na pag so, hindi ka nakapagbayad, ipapaya ka. Pero matanong ko, ma'am, kasi so nakita ko sa iyo, sabi mo nga, single mom ka, napakapit ka sa patalma. Alam niyo po ba or first time niyo po? First time ko po, sir. So hindi niyo alam na ganito pala ang kalakaran kapag hindi ka nakapagbayad. Kasi kung alam ko lang po na ganyan, hindi na lang po siguro. Kasi yung kahihiyan, parang to the point na parang gusto ko na magpakamatay, sir. Okay. Naintindihan ko po, yes, no, na yung pamamahiya, kumbaga nagkakaroon ka po ng parang emotional saka mental na... Yes, sir. Sa, di ba? Siyempre nga, ikaw ba naman, pahiya ka sa kumpanya mo, saka sa ibang tao. Yes, pero ma'am, dito, naintindihan ko yung sitwasyon mo, but babalansi ako ngayon, sa ngayon, ha? Up. Ang gusto kong malaman po dito, kasi ang OLA matagal na yan. Kumbaga, 2021 pa, may nahawakan na yung bitag. Sa totoo nga, kanina, may mga napaisara na yung bitag sa pakikipagtulungan din ng otoridad. So, marami na kami tinabaho. Pero kami dito, kasi hindi rin po kami enabler ng mga, kumbaga, kasi maraming lumapit, pero nang matanong namin sila, hindi pala sila nagbabayad. Well, that's bad for the business nga, kasi kung hindi ka magbabayad, ang mali lang din dito kasi yung mga business practices, yung mga collector, hindi tama yung pamamaraan, yes, ng kanilang paniningil. Yes. Pero ikaw, ma'am, bakit po hindi kayo nakapagbayad? Sir, nagkataon lang po na noong time na yun, hindi po ako nakapag-provide ng pera. Kaya hindi ko naman akalain na okay naman po ako magbayad, sir. Okay ako magbayad sa kanila. Kaso noong time lang na yun na nagipit ako, hindi ako napagbayad. Ganun na po yung nangyari. Ganito na lang, ma'am, ang aking sasabihin din sa iyo ngayong araw, no? So talagang mali yung business practice na ganun na pagsisingil sa isang, yes, tao pagka nagpahutang. There are many ways na posible mailagay sa collection ng isang tao kapag hindi nagbayad. Ang sa akin lang din, ma'am, siguro advice is umiwas ka na din sa mga OLA na ganito. Yes, sir. Pagka once na nabayaran mo na yung mga, yes, utang mo sa OLA, ang magiging advice ko is huwag mo nang patulan. Actually, and sir, kung may makita ka mga ads na ganyan, actually, sa mga, sir, social media. I try to reach out them kasi sabi rin ng head ko, try to talk. But then, sir, pinagmumura ako, sir. Yun na nga, ma'am, yung sinasabi ko na kahit man kausapin mo yung mga ganyang klaseng mga
o online lending apps, yes, eh talagang yung iba kasi, ganun talaga sila. Yes. And that's how they make money, yung iba. Yes. Kaya ang para sa akin is, for example, may mga other accredited dyan na platforms, but I would discourage anymore yung pangungutang sa mga online lending. Kung posible mo mang iniisip na gipitin ka or magibit ka or if ever wala ka ng fund, you could possibly talk to maybe yung mga kamag-anak mo or maybe kakilala mo. I think mas maganda na lang na ganun kesa sa mismong mga apps na ganyan. But then, I discourage yung pangungutang. Okay? So, siguro para mas mabigyan tayo ng legal advice, on the line is Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Carl. Magandang umaga po sa ating mga kababayan sa Pagbitag Content Tool for. Yes, sir. Meron pong lumapit sa amin, sir, kung saan siya ay ginigipit ng isang OLA or online lending app. And even resulting to the point na pinopost sa social media, pinahihiya, and maraming sinasabi na bagay on social media na hindi maganda tungkol sa kanya. Ano nga ang posible niyang magawa dito, sir? Well, kung talagang iniisip po niya na yung mga inilabas nung nangungulekta, yung OLA, online lending app, ay nakakasira sa kanyang pagkatao at pagkatapos sa online platforms, o di kaya sa internet social platforms ni nilalabas, ang remedyo po dyan, Republic Act 10175 o yung cyber crime law. Nakasawad po dyan sa cyber crime law yung pong cyber libel. Pagka po ang isang pagpapahayag sa social media, Ginoong Carl, mga kababayan, natin sa Pabitag Madventure po, ay nakakasirang puri. O di kaya nagpapakitang parang may depekto, para wala namang depekto. Yan po ay cyber libel at po pwede po siyang sampahan ng kaso sa pamamagitan ng pagpapagawa kaagad ng sinumpaang salaysay, pagsasampal ito sa piskalya para magkaroon ng preliminary investigation. Pero kailangan po nating harapin yung katotohanan na kung ang inilalagay lamang dyan ay hindi nakakabayad at talaga namang maraming beses na sinabihang magbayad pero hindi nagbabayad, so hindi na tumutupad sa asunduan, eh, hindi naman po pwedeng demandahin yung OLA dahil katotohanan po yan. Magkakaroon lamang po ng pananagutan ng cyber libel ang isang tao kung halimbawa sasabihin niya ay napakabalasubas ng taong ito, utang ng utang, ang dami ng inutangan, pero talagang nasa lahi nito ang hindi pagbabayad, doon po pwede. Pero pagka ordinaryo lang po, Ginoong Carl, ipagpumanhin po natin, may karapatan po nung naniningil na maningil at maglabas ng katotohanan kahit pa sa social media. Wala pong nalalabag dahil katotohanan hindi nakakabayad at katotohanan may utang naman. Yes, sir. So, Attorney, no, yung sinasabi ninyo is dahil doon sa pamamahiya more or less. But yung mismong pag-state din ng company na hindi nagbabayad or hindi nakapagbayad ng maayos ay tama naman sila. Yun ba ang punto niyo, sir? Tama po yun. Tama naman po sila dahil katotohanan po yun. At ito nga po yung matagal na nating binabanggit maging dito sa Ipabitag mo ni Ben Tulfo, Ginoong Carl Tulfo, dahil lalo na po kung alam natin hindi tayo makakabayad, ay pa ipagpumanhin po natin, huwag na po tayong mangungutang. Alam po natin ang hirap ng pera, hirap hanapin, pero hindi po kalutasan yung pangungutang lalo sa mga online app. Iniipit din po sila ng mga namumuhunan sa kanila, kaya ganyan yung kanilang ginagawa. So, ewan ko po. Ang pinaka-importante dyan, tama po kayo, huwag nang papatulan, Ginoong Carl, tama yung payo po ninyo, huwag nang papatulan dahil kapariwaraan ang mangyayari lamang dyan. Well, sige po, Attorney, at maraming salamat din po. At kung may gusto po kayong sabihin siguro na panghuli or statement, kung wala na po, okay na po at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa panghuling statement para sa araw na ito. Ang utang dapat bayaran, Ginoong Carl, mga kababayan. Kahit na sukdang hanapan ang kaparaanan sa medyo masalimuot na paghahanap ng kalutasan, hanapin po. Pero huwag pong kalutasan ang mangungutang uli sa iba na lumalaki lang po yung utang. Maraming salamat po sa karangalang magpagtulungan sa Ipabitag mo ni Ben Tulfo na ibinibigay nyo kay Batas Mauricio. Magandang araw po, Ginoong Carl. Maraming salamat din po, Attorney Batas. Okay. So, siguro next on the line, tawagan din natin itong SEC, Assistant Director Financing and Lending Company Division, Securities Exchange Commission. Magandang umaga po, Attorney Kenneth. Good morning po. Magandang umaga po. Yes. Ako po si Carl Tulfo po, ma'am. Kasama ko din si Bitag Dean sa Ipabitag mo. Ma'am, meron pong lumapit sa amin na isang
na nangutang sa isang mga online lending apps and ngayon naman nagkakaroon ng pangaharas sa kanya at pamamahiya through social media platforms and saying certain words, ma'am, na hindi maganda. Ano po ang magagawa ng inyong tanggapang ngayong araw? Sir, number one po, dapat po kasi nakalagay po sa financial product and services consumer consumer act. Kailangan po magreklamo po siya doon sa kumpanya kasi po baka po may third party service provider po na inupahan yung kumpanya na para maningil ng utang. So ito po mga third party service provider, dapat po saklaw po siya ng mga lending or financing companies. So baka ho hindi alam nung umupa sa kanya na financing and lending company na ganoon klase maningil ng utang bastos yung third party service provider. So dapat po i-call po nang niya yung attention, mag-file po siya ng complaint sa kinauukulang third party lending company or financing companies concerned. Ngayon po, pag hindi po na-actionan ng financing and lending company at meron po siyang mga screenshots ng mga pag kung ano man yung nirereklamo niya, mga supporting documents, mga screenshot po, pagkatapos po na within a certain period, pwede na po siya mag-file ng complaint dito sa Securities and Exchange Commission. Meron po tayong form na nakalagay po dun sa website. Ready form na po yun. I-fill up na lang po niya yung mga particulars like yung anong pangalan ng kumpanya, ano po yung nirereklamo, tapos screenshot po, tapos kailan po siya nagreklamo sa kumpanya na hindi siya pinansin. Tapos patatawag po namin yung kumpanya para mag-explain in writing sa kanya at saka sa amin. Yun po. Ma'am, paano po matanong ko kung kasi ang problema din dito ni ma'am is multiple companies or OLAS yung inutangan at marami yung nangaharas. Ano po ang posibleng kalutasan dyan? Kasi ang nangyayari is isa-isa dito hinaharas siya. So, ang nangyayari dito, isa-isa ba yun, ma'am? Pa-filean niya ng complaint? Tama po kayo, sir. Kasi po sa batas po, dapat po malaman ng kinauukulan yung inirereklamo at saka nagrereklamo. So, dapat po definite po yun. Alam niya kung sino yung inirereklamo. Kung madami po yun, isa-isa po niyang irereklamo yun, papangalanan niya isa-isa. Kasi sa totoo lang, sir, 4,700 more or less ang may lisensya na financing and lending company sa buong SEC. 140 po doon ang may online lending application. So, hindi po namin mapipinpoint kung alin po doon sa mga yon ang inirereklamo niya. So, siya mismo po, papangalanan niya po kung sino po yung mga gumagawa sa kanya ng masama. Ang yun naman, ma'am, no? So, nauuso na kasi yung ganitong klaseng sistema ng mga online lending instead of putting it in the right ways of collection, nagkakaroon talaga ng pamamaya. Naintindihan ko naman, ma'am, yung sinabi nyo kanina na meron din silang mga upper people na nagkakaroon ng problema with. But siguro, ma'am, anong magagawa ng inyong office tungkol dito sa mga ganitong klaseng pangyayari ngayong araw? Sir, number one, sir, sabi ko kanina, may 4,677 or more or less 4,700 na lending and financing applications, companies. So, ang suggestion ko po sa kanila, syempre, nandiyan na yan, nangyari na, napahiya na sila, minura na sila, so talaga pong kailangan nila mag-file ng complaint. Pero dun sa magbabalak palang umutang at marami pa silang time to shop, ibig sabihin marami pa silang alternative, pwede sila mamili ng pagkakautangan. Meron po tayong kompletong listahan sa SEC website. Meron din po sa SEC official Facebook account ng kompletong listahan. So, mamili na lang po sila kasi po, kanya-kanya pong diskarte yan, mga nagninegosyo po yung mga yan. So, iba-iba po yung mga terms and conditions na ino-offer nila. Iba-iba rin po yung style ng disclosure statement. Depende sa terms and conditions na ibinibigay nila dun sa kanilang kliyente. So, ang suggestion ko lang po, magbasa po sila ng mga advisories namin sa Facebook. Meron din po sa website natin, para hindi po sila maloko. Ganon din po yung mga na-advance fee scam. At saka, sir,
inantining nilagay na rin po namin doon yung mga official email address at saka official telephone number po ng mga kumpanya na pwede nilang utangan. Ibig sabihin po, pag diskumpiyado sila, hindi sila sigurado kung ano yung nakalagay, kung English man yun, hindi nila naintindihan mabuti or meron silang kailangan i-clarify, pwede po nilang mismong tawagan para ma-verify nila yung sa kumpanya kung totoo o hindi na papasa nila. Ma'am, actually, yes. Yung gusto ko lang naman na siguro matanong sa inyong araw is ano ba ang legal way or mismong dapat sundin ng mga online lending apps kapag dating sa mismong pagko-collect ng pera? Isn't there some sort of business ethics or something that they should follow in terms of ganun, ma'am, sa pangongolekt? Kasi wala naman problema, ma'am, magnegosyo at wala naman problema na mangolekta ng pera. Ang sa akin lang lamang, ma'am, ay ang hindi ko lang po gusto ang pamamahiya. Ano po ang nagagawa or ano ba dapat ang gawin ng mga tao na nasa online lending apps pagdating sa paniningil? Doon po sa sinabi ko kanila, yung sa Financial Consumer Protection Act, ano po yung FCPA na tinatawag? Batas po yun na inenact ng Congress natin. And because of that, meron pong inilabas na memo circular ang SEC tungkol sa unfair debt collection practices. Ito po yung sinasabi ko kanina na bawal sa mga kumpanya at doon sa third-party service provider nila for collection ang mamahiya. Mangulekta, mambastos ng kung ano-ano mga salitang binibigay. Mag-contact doon sa mga hindi borrowers, yung mga kaibigan, family, mag-threaten, ganyan, bawal po yon. So, ang suggestion ko lang po, at kasi po nakalagay naman dun sa memo circular namin, tsaka sa website namin, na after nga po na hindi pinapansin ng kumpanya yung complaint nila, pwede po na sila dumiretso sa SEC, magla-lodge po sila ng notarized complaint. Ang email address po, IFLCD, puro maliliit na letra po to. FLCD _ complaints @sec.gov.ph po. Ito po, email address po natin to. Yun po yung pwedeng gawin. Pwede rin hong tumawag dun sa hotline namin sa hello. Yes, ma'am. 8818-5990. Landline po to ng SEC on Financing and Lending Companies Division. Available po siya 8 to 5 Monday to Friday po, except holidays. Ganun din po, meron din po kaming mobile number, official mobile number na available din po 8 to 5 Monday to Friday except holidays. Ang number po ay 0929-62-63-095. Yan po. Ma'am, siguro going back no sa case nitong si Ma'am Genevieve, anong magagawa ng inyong tanggapan siguro para sa kanya? Ang lang po namin ginawa na nag-email po siya, sumagot po yung database handler namin ng paano mag-file ng procedure, yung procedure sa pag-file na doon na rin po yung form, etc. Tapos tinawagan po namin siya noong April 17. Sumagot po daw siya. Ang sabi po niya, madami daw siyang nirereklamo. Yes. Ang dilema po namin, di ba nga ho, may principle sa batas, kung nagrereklamo, dapat alam mo kung sino yung nirereklamo mo. Sa case po niya, ang pinadalahan ho, ang sinasabi niya nirereklamo ay yung Dolphin Investor Inc. Particularly yung OLP po ng Dolphin Lending. Ang OLP po kasi noon, yung Peso Go, yun po yung eksaktong nakatransact niya. So, sabi po niya, nag-comply dun sa requirement po ng SEC pagdating sa notarized complaint. Tapos, ang sagot lang po niya is, marami pa siyang nirereklamo without naming the particular corporations. And therefore po, sir, alam niyo naman po yun, pag hindi pinangalanan, hindi natin alam kung sino. Yun po yun. So, inaantay po namin siya hanggang sa magpasa hanggang ngayon kung ano po ang, kung sino po yung mga nirereklamo niya. Ma'am, siguro ganito na lang po, no? I think it's best siguro kausapin na lang din namin si ma'am after ng show.
Try namin na lang siguro makipag-coordinate din sa inyong tanggapan para makuha yes. lahat ng mga pangalan na posible mga complaint and then para magawa na aksyon itong problema niya, ma'am. Yes, sir. Thank you. Sige po, ma'am. Sige po. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyo. Ay, salamat din mo ng marami. Okay. Sige. So, ma'am, no? So ganito na lang gagawin mo. So unang-una, kailangan mo muna ikalap lahat ng mga tanggapan or lahat ng mga kumpanya na inutangan mo na hinaharas ka. Okay. And you should have valid claims na behind that para mahawakan ng SEC. Opo. But then again, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ma'am, is unang-una, again, wag mo na pasukin yung ganitong bagay. Kasi yes, sir. Marami ka ng inutangan na ola and yes. Nangyayari is ikaw yung iniipit and ikaw yung hinaharas. Yes, so yung para sa akin is wag mo nang gagawin ito ulit. Yes, okay? Para hindi na umabot sa ganitong punto, para tahimik na lang yung buhay mo, ha? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Sige, ma'am. Maraming salamat din sa paglapit sa amin at magandang umaga sa inyo. Yes, po. Thank you, okay. Sir. So, ito ang nag-iisang pabansang sumbungan, tulong at servisyo may tatak, tatak bitag, tatak bentulfo, tatak. Hashtag, ibabitag mo. Susunod. Motor ko, ipinasalo ko sa katrabaho ko. Ang kaso, ipinasalo niya sa iba. Bitag, tulong, bangko, ako ang hinahabol. Ang sumbong iimbestigahan, aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo community service partners. Cebuana Luwelier, King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ping Ping's Lechon, handang ping ping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcore, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Ping Ping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang ping ping yan. For orders, visit Ping Ping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Ping Ping's Lechon. Huwag basta King's Herbal, sabihin King's Premium 825ml. Yung kulay berde, yung walang pait pero simpisa ng orihinal. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, para makasiguro sa inyong bibiling King's Premium 825ml, iscan ang official QR code. Huwag basta Shopee, huwag basta Lazada, dapat Shopee Mall at Laz Mall. Dito ka makasisiguro sa iyong King's Premium 825ml. Mabibili din ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Please watch Cabinet at Work every Monday at 4 p.m. IBC 13. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Nagbabalik ulit ang hashtag ipabitag mo. Ngayon naman sa susunod natin na sumbong at panghuling sumbong. Motor ko, hindi ko kaya bayaran, ipinasalo ko sa katrabaho ko. Problema, ipinasalo rin sa iba. Bank financing ako ang hinahabol. Para magamit sa trabaho, kumuha ng motorsiklo via installment ang 24 years old na si Albert Fugado ng Dasmariñas, Cavite.
Ang kanyang ibiniling motor, kailangan niyang hulugan ng 3,000 pesos kada buwan sa loob ng 2 taon. Subalit dahil sa problemang financial, napilitan daw si Albert na ipasalo ang kanyang motor sa kanyang katrabaho. Ang hindi alam ni Albert, ipinasalo rin ng kanyang katrabaho ang kanyang motor sa ibang tao. Ang problema, hindi na raw ito nauhulugan kaya siya ngayon ang hinahabol ng bangko. Ang detalye ng sumbong, panorin. Ako po si Albert Pugado, nakatira po sa Cavite, na humihingi po ng tulong, gawa po ng hulugan ko pong motor na kinuha ko po sa FCI po, Dasmariñas, Cavite. Kasi po, hindi ko na po kayang bayaran, kaya po ipinasalo ko po sa katrabaho ko po dati. Ako po yung hinahabol ng kasa po ngayon. Kaya humihingi po sana ako ng tulong para po mabawi po yung motor sa dealer po. Nalaman ko po na yung pinagsaluhan ko po ng motor na kakilala ko ay pinasalo niya rin po sa ibang tao. Doon po sa kinuha ko pong dealer po sa Moto Trade. Pag nabawi man, kung sakaling mabawi man po yung motor, willing po ako mag-continuous ng bayad na penalty po noon. Pero hindi po biglaan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Nasa studio ngayon para sa sumbong na ito, si Albert Fugado. Magandang araw sa iyo, Albert. Magandang araw po, sir. Oh, Albert, diretso na tayo sa sumbong mo, ha? So yung katrabaho mo, pinasalo mo dun yung motorsiklo. Ibig sabihin, hindi pa bayad. Hindi pa, sir. Okay, nakakailang hulog ka pa lang ba dun? Mga ano lang po, 6 months lang po yun. 6 months. Kaso nagkaroon ka ng problema sa financial, hindi mo na kayang hulugan. Hindi na. So pinasalo mo sa katrabaho mo. Katrabaho mo until now ba? Katrabaho mo pa rin siya? Ay, hindi na po, sir. Oo. So ano nangyari? Pagkapasalo mo sa kanya, hinulugan naman ba niya? Nung mga ilang buwan lang po yata hinulugan, pero sabi niya po, 6 months po siyang delay na. Nung malaman ko po, hinahanap na po siya ng bumabati. Sino pinag-uusapan natin? Si Chad po. Chad po yung nickname niya po. Pangalan Chad, yun yung katrabaho mo. Okay, paano mo nalaman na yung motor mo na pinasalo kay Chad, pinasalo ni Chad sa ibang tao? Si Chad na po yung nagsabi sa akin. Inamin sa'yo ni Chad. Opo, sinabi na po sa akin. Well, linawin lang natin, ha? Kasi yung ginawa mo, yung pagpapasalo, or yung sinasabing assume balance, that's illegal. Unless alam nung bangko na ipapasalo mo na yung unit o yung motorsiklo. Kaso hindi naman din alam ng bangko. Kumbaga, nagipit ka, kaya pinasalo mo. Opo. So, yun yung mali dito nakikita ko. So, anong nangyari? Tinawagan ka ba ng bangko na sinasabi na walang hulog, na hahatake na yung motor mo? Umabot na ba sa ganun? Pinuntahan po, sir. Pinuntahan ka? Oo, pinuntahan po. Anong sabi ng bangko? Nagbigay lang po sila ng statement po na pull out na po yung motor. Pull out. Kaso ang problema, hindi naman natin alam kung nakanino yung motorsiklo. Sige, ikwento mo sa akin, anong sabi ni Chad? Kani-kanino nyo daw pinasalo yung motor? Kasi kailangan nating matrack kung nasan yung motor mo. Diba? Apo. Kanino daw niya pinasalo? Kay daw po, Dran Rave Lumapas de la Cruz po. Taga, sino naman yun? Yun po yung pinagsaluhan niya po, na pangatlo po. Pangatlo. So, nakausap mo ba itong si de la Cruz kung saan niya naman napasalo? Pinasalo rin ba ni de la Cruz o napigil na kay de la Cruz? Yun po, di po sigurado sir kung nasa kanya po yung motor. Kasi yung pangalawang sumalulang po yung nakausap niya masyado. Mm-hmm. Dapat malaman mo din dito, ha? Kasi ikaw ang inahabol ng bangko, eh. Well, kailangan matanong mo rin kung bago si De La Cruz, sino ba si bago si De La Cruz? Si Chad. Dapat matulungan ka ni Chad na mahanap kung nakanino na ba. Kasi parang ang problema mo dito, hindi mo na alam kung sino nga hanapin mong tao kung nakanino na yung motor mo. Kasi nga, in the first place, pinasalo mo yung motor kung sino-sino nang nagmay-ari. Uh-huh. So ikaw ba tinulungan ka nung katrabaho mo? Medyo lang po. Natulong sa mga in-screenshot lang po yung mga message ng pangatlong sumalo. Binibigay po sa akin. Well, ang nakikita ko dito, dapat samahan ka niya. Kung talagang may siya sa'yo, kung gusto ka niyang tulungan, dapat samahan ka niya. O yung contact man lang, di ba? Ano man lang yung ibigay yung contact sa'yo nung bumili, di ba? Na si De La Cruz, no? Tawagan mo na lang sana sa telepono. Kasi hindi mo naman ata nagawa yun, no? Nakunin yung contact nung De La Cruz. Binigay niya rin po sa akin, sir. O, sumagot ba sa'yo yung sumalo? Hindi po. Hindi rin. Hindi po. Pero yung address, kasi di ba kapag nagkakaroon kayo ng transaction, kunyari, yan, ipapasalo yung motor, lalo na kung hindi mo kilala yung tao,
ibibigay mo dapat yung detalye nyo. Kunyari, kung saan ka nakatira, yung address, di ba? Binigay niya po sa akin, sir, pero huli na po kasi alam na po kasi hindi ako papayag na ipasalo yun sa iba. Wala nga pong permiso sa akin na ipasalo yun eh. Parang, or unless na lang, ang nangyari, kaliwaan. Kumbaga, walang kasunduan, walang any pinirmahan. Kaliwaan, oh, ito na yung motor, papasalo ko, akin na yung pera. Ganun lang siguro yung nangyari. Opo, sir. Oo. Eh, anong sabi nung, ano, dapat din dito yung makausap mo, since wala ka ng ibang kilala kung hindi si Chad, anong sabi ni Chad sa'yo? Sabi niya, ano daw po, basta mabalik daw po yung motor, itutuloy niyo daw po yung, ano, yung motor na yun. Itutuloy niya yung bayad, tsaka yung delay po, babayaran niya rin po. Alam mo kasi, ang nakikita ko dito, no, Sir Carl, kapag hindi mo talaga nahanap yung motor, at hindi nga nila mahanap yung unit ng bangko, eh baka ikaw ang mayari dito, masampahan ka ng kaso dito. Kasi nga, hindi na nila mahatak yung motor. Ibig sabihin, hindi naman nakapangalan sa yung motor kasi nasa bangko pa nga. Pero ikaw yung kumuha sa kanila. Okay. So ikaw talaga yung hahabulin ng bangko dito. So sa madaling panahon talaga, kailangan makipag-ugnayan sa'yo si Chad. Magkatrabaho pa ba kayo ngayon? Hindi na. Hindi na po, sir. Puntahan mo siya, tanungin mo kung masasamahan ka ba niya dito sa De La Cruz na ito o kung maibigay man lang yung contact number, mamagitan siya para mahanap yung tao. Kasi ikaw talaga may ipit dito eh. Ikaw yung kumuha ng motor dun sa, di ba? Opo. So, sa'yo nakapangalan. Wala namang, hindi naman hahabulin ng bangko si Chad. Hindi hahabulin ng bangko si De La Cruz. So, ikaw ang hahabutin. So, I think, boss, kailangan mo talaga gumawa rin ng paraan na mapilit mo rin si Chad na makipagtulungan sa'yo. So, hindi mo alam kung nasan talaga yung motor. Hindi po po. Ayan ang problema dito. Matanong ko, Chad ba talaga yung pangalan niya o ano ba yung totoong pangalan niya na first name? Chini po. Chini. Chini. So, si Chini is also known as Chad. Opo. Abrigo last name. Opo. Ah, okay. Sige. So, anong huli mong narinig tungkol dun sa motor? Wala ka na bang huling narinig? Kailan ba yung huli mong nalaman kung asan ang motor? Nung February pa po yun, sir, nung pumunta sa yung... This year or last year? Ngayong year po. Ngayong taon mo nalaman? Opo. Okay. So siguro, I think mamaya-maya may matawagan ka agad itong Chad para makausap ko ano nangyari dun sa motor. And at the same time, siguro makahingi din tayo ng advice, possible kay attorney kung kinakailangan pa, kung anong pwedeng gawin dito. No? Ilang beses ka na binisita ng bangko? Isa pa lang po, sir. Kailan yan? Ay, di ko po matawag yung anong araw po yun, sir. Kung hindi, anong buwan? February po. February. So ngayon ay April na. So ano sabi ng bangko sa'yo? Kung hindi mo daw maibigay o maibalik sa kanila ang unit o yung motorsiklo, anong kasi for sure yan, may mga legal action silang gagawin para mabawi yan. Opo, sir. So anong sabi nila sa inyo? Nagbigay lang po ng statement, sir, tapos sabi niya... statement? Oh, dapat naiintindihan mo yun. Kasi ikaw talaga may ipit dito. Kakasuhan daw po kasi pagka nabalik po yung unit po. Anong sabi? Kakasuhan daw po pag di nabalik yung sinasabi ko, talagang ikaw yung gigipitin nila. Well, may reason naman talaga sila na talagang habulin sa yun. Kasi hindi pa bayad eh. Ilang buwan pa ba hindi bayad yung motorsiklo? 8 months po, sir. Nung napunta na sa kanila eh. Pinabayaan na po nila eh. 8 months unpaid. So, for 2 years, 24 months. Oh. Okay, magkano per month? Pagka may penalty, umabot ng 3,519 po. So siguro, nag-accumulate na rin yung mga penalty mo sa 8 months na yun na hindi nahulugan. Opo, sir. Ilang buwan lang nahulugan to? 6 na buwan? 6 po. 6 na buwan lang? Pero di po ako sure kung nakahulog po siya noong December po. Sinong siya? Sinong pinag-usapan natin? Chad si po. Si Chini? Opo. Naghulog ba siya? Yan po yung sabi ng mama niya. Binigyan daw po siya na panghulog noong December po. Hindi, pero hindi umabot sa iyo yung hulog ni isang buwan? Hindi po. So, hindi ka nahulugan itong Chad na to. Simula nang napunta sa kanya, ni isang buwan walang nahulog sa'yo. Ay, siya na po yung nag-direct po sa sabi niya po sir sa akin eh. Siya na po yung... Dumidirekta siya doon sa mismong pinagbilhan. Pero anong sinabi mismo ng pinagbilhan? Simula ba ng pinasalo mo doon sa isa, wala na talagang bayad? Ano yung record nila? Wala na pong balita sir. Nung ipasalo ko po sa kanya, wala na po. Hindi, ang ibig kong sabihin, tinanong mo ba doon mismo sa pinagbilhan mo kung ilang months yung nabayaran, ganyan-ganyan? Ay, hindi po, sir. Para ma-check? Hindi po. Okay. Naisip mo ba nung pinasalo mo yung motor sa pinakaunang beses kay Chini, naisip mo ba na pag nagpumalya tong si Chini na to, ikaw yung hahabulin? Nagkaroon ka ba ng ganung na sa akin nakapangalan to eh, ako hahabulin? Nagkaroon ka ba ng ganung thinking? Opo. Pero
May sakit po kasi kaya po binigay ko na lang po agad. May? Nagkasakit po kasi yung kapatid ko po, sir. Nagkasakit yung kapatid mo. Kaya mo naisipan na ipasalo sa iba. Wala rin naman po kasi nag-inform sa'yo na ano, bawal pala yung mga ganun. Na pagpasalo. First time po kasi gumawa ng installment, sir. Well, ang para sa akin naman is sana naman maging aral din ito para sa iyo. Apo, sir. Para maiwasan yung ganitong bagay. Kung hindi mo talaga kaya bayaran yung motor, willingly i-surrender mo na lang yung motor. Apo. Kasi unang-una, nagkakaproblema dito is ikaw nga talaga yung maiipit. Kapag ikaw ay blinlocklist ng banko, blinlocklist ng pinagbilhan mo, mahihirapan ka na ulit makabili ng motor. Tama. Okay? So siguro, para mas maganda, makausap na natin ngayon ng si Chin Abrigo, nakabili ng pasalong motor. Magandang umaga po sa inyo. Hello po. Good morning po. Ako po si Carl Tulfo, ma'am. Kasama ko ngayon si Bitag Dean sa Ipabitag Mo. Ma'am, ano nangyari dito sa motor ni Sir Albert na pinasalo daw sa inyo? Ano po kasi po yun? So, bali delay po kasi yung hulog ko nun. And then, itinry ko po ipasalo para po mas maagapan yung delay. Kumbaga, nagtiwala po ako na mahulugan po ng maayos. Then, hindi ko naman po in-expect na magtatago po sa amin yung sumalo. Pero nag-inform po ako sa Bank of Makati tsaka sa Motor Trade. Tsaka rin po kay first owner. Pero ma'am, no, para lang sa inyong information din, na ang pasalo ay hindi dapat ginagawa. Kung hindi nyo talaga kaya bayaran ng isang motor or isang bagay, I think it would be best na voluntary nyo na surrender. Pero anyways, ma'am, yung pakay ko na lang dito is kanino mo pinasalo ang motor at asan na siya ngayon? Kay Dran Rev Lumapas po. Tapos po, taga Balichas po siya. And then hinanap po namin siya dun sa barangay nila. Hindi po siya nagpapakita sa amin. So, asa na ma'am yung motor? May any idea ka ba kung nakanino ni motor? Ang alam ko po, nasa kanya po. Pero yung dinadailan niya po kasi sa amin, pinasalo niya po. Tapos sabi ko po, bakit mo pinasalo? Wala ka man lang pinakita sa akin na ano, na mga papel, ID, anong pangalan, contact, ganun po. Kaano-ano mo itong kausap mo? Nag-meet up lang po kami sa malapit po sa work po. So, nakilala mo lang siya possibly online? Opo. So, nung nakilala mo online, sabi niya interested siya na saluin yung motor mo, pinasalo mo? Opo, kasi po, nakita ko naman po sa kanya na decidido sa hulugan yung motor. Okay. Tapos po, nung 2 weeks na po nakalipas, tsaka siya nag-chat na may sira daw po yung makina. Eh, nagtaka po ako, paano magkakasira yung makina? Eh, 1 year pa lang naman po nagagamit yung motor. So, ma'am, yung motor pinagkatiwala mo sa tao na nakilala mo online, may mga kinuha ka bang mga dokumento or anything na identification sa kanya para makuha mo kung sino talaga siya? Yung address niya po, tsaka po yung sa bahay ng lola niya. Tsaka po yung contact number. Okay. Tapos yung motor, nakailang salo na yan? So, unang salo sa'yo, pangalawa dun sa isang kakilala mo, tapos nagpasalo pa yung isa. So, may higit tatlo, apat na yung may nagmamayari ng motor na yan? Opo, bali po, hindi na po kasi siya nag-inform dun po sa pinagpasaluan niya. Kaya po, dun na po ako na alarma, kaya hinanap na po namin siya. So, ikaw ma'am, ay nababahala na din dahil hindi mo din alam kung asan napunta yung motor, tama? Opo, kaya po nakipagtulungan ako agad kay first owner na hanapin po yung Okay, motor. Ganito na lang ma'am, no? Siguro para sa akin, just to keep it short, ang magiging solusyon ko na lang dito ay maybe inform na lang namin mamaya pagkatapos ng programang HPG para ma-alarma ang motor and then para maibalik na lang din dun sa mismong pinagbilhan ninyo. And unang-una ma'am, ang sasabihin ko na lang sa inyo is huwag nyo nang gagawin ito ulit, maling-mali ang pasalo. Okay ma'am? Kasi ang pasalo ay mismong labag doon sa agreement ng mismong buyer and ng financier. Bakit? Kasi dahil hindi po bayad ng motor, ang nagmamay-ari pa ng motor ay ang mismong bangko. Kaya nakikita pa natin sa mga rehistro o RCR, pagka hindi pa bayad ng isang motorsiklo or any kind of sasakyan, is nakalagay encumbered pa. Ibig sabihin, hindi pa fully na to turn over dun sa registered owner na nakalagay dun sa RCR. Nakuha mo ma'am? Opo, sir. Okay, so ganito na lang ma'am. No? So I think makipagtulungan na lang kayo dito kay Albert. And then siguro makipag-coordinate na lang ng yung staff namin para magawa ng paraan yung problema na to. Okay, ma'am?
Sige po. Thank you po. Okay, ma'am. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you po. Okay. So siguro, nakuha mo naman, Albert, no, kung gaano kagulo yung ganitong sistema at kung paano posible. Kasi mahirap din yung ganyan. Yung, kunwari, yung ganyan, kinontak niya online. Buti naman ikaw kahit papano, I mean, mali pa rin yung ginawa mo. Pero kakilala. May katrabaho mo, at least kakilala mo, nakikita mo. Pero yung ginawa kasi ni ma'am, yung mahirap, pinost lang niya siguro online, tapos nakita nitong tao na dyan, kung sino man yung kausap niya, at kinontak siya at sinabi na, okay, kunin ko yan, saluin ko yan. May mga ganyan, posible, baka na-modus din siya eh. Nakinuha yung motor, tapos mamaya, malay mo, nagamit na yung motor mo sa krimen eh. Kaya mas maganda na, kaya nga, yan yung problema kapag nagpapasalo ng motor. Okay, hindi kita sinisisi. Sabi mo na, hindi mo nga alam yung pangyayari, but then again, ignorance of the law excuses no man. Ang gusto lang natin dito ngayong araw ay para malinawan ka din, para malaman mo kung anong posibleng hakbang mong gagawin. Pero ang para sa parte namin at parte ng Bitag, ang sasabihin ko sa iyo ngayon, yung advice ko yung tungkol sa pasalo kanina, pero ngayon naman yung solusyon kung anong posibleng pwedeng gawin, siguro we'll contact yung HPG para makapag-set ng alarm para dyan sa motor. Kasi nakaka-alarma naman talaga din na hindi mo alam kung asan na yung motor, baka magamit pa kung saan. Yes. And I think it would be best na maset ng alarm yung motor para hindi na marehistro at para maspatan, kung maspatan ng polis, is makuha at mai-impound na. Okay? Opo, sir. So, yun lang naman siguro yung paglilinaw kung iyong araw. May mga tanong ka ba ba sa amin? Kung anong posible mong pwedeng gawin? Sana po, sir. Yung, sabi po kasi ni Sir Wen po, yung assistant po ng Bank of Makati. Ano daw, kung makakasuhan daw po ako ng Bank of Makati, yung gagawin ko rin po daw, ireklamo ko yung dalawa. Si Chen po, tsaka si Dran Rib. Okay, pero ang kailangan ko lang paintindi din sa'yo, na kailangan mo talagang habulin kasi unang-una nakaregister sa'yo. So habang wala pa yung motor at hindi pa na ibabalik, kailangan mo pa rin talaga bayaran yung mga monthly. Kasi unang-una yung responsibilidad ay nasa'yo pa rin. Kasi unang-una, yan na ngayon sinasabi ko din na hindi dapat nagpapasalo ng motor. Okay? So siguro para mas mabigyan ka ng legal advice, makausap din natin si Attorney Batas ngayong araw. Magandang umaga po ulit, Attorney Batas. Magandang umaga po muli, ginong Carl Tulfo. Magandang umaga po muli sa mga sambayanan sa narito sa Ipabitag, Malipen Tulfo. Yes, sir. Attorney, meron pong lumapit sa amin na isang nagmamayari ng motor at ang problema niya ay pinasalo niya sa iba at yung pinagpasaloan niya, pinasalo din sa iba at ngayon hindi na mahanap ang motor. Ano magiging legal advice, sir? Kasi ang nagiging problema din dito ay yung taong nakabili or yung principal or yung primary ay hinahabol ngayon ng bangko tungkol doon sa pagpapasalo ng motor dahil hindi na din nakakabayad, sir. Yes, sir. Maliwanag po kasi yung sitwasyon, ginong Carl at mga kababayan. Una, pagka binili po ang isang bagay ng installment, may kontrata po yan na nakasulat, ginong Carl Tour po mga kababayan, na nagtatakda na hindi pwedeng ipagbili isang la o di kaya i-dispatcha sa anumang kaparaanan niyang nabili ng installment o paiyakan ng tawag niyan o jib-jib. Kasi po, nananatili yung pong nagbenta ng installment. Ang siyang may-ari niyan. Ganun po yung kontrata riyan. At dahil diyan, hindi po pwedeng ibenta isang lot o ibigay sa iba nito pong nakabili ng installment. Yung pong ari-arian, kaya na'y kotse, kaya na'y motor, o kung ano pa man yan na binili ng installment. Alright. That having been said, may kontrata at may kasunduan. So, alam na po kagad natin ang magiging katayuan nito pong naunang nakabili ng installment. Siya po ang may panunagutan dyan. Ibig sabihin, kung hindi na makita yung motor, hindi mabayaran yung pagkakautang, ang tunay at totoong hahabulin po dyan, yan pong naunang nakapili. Now, hindi makita, may problema po tayo niyan kasi pagka po hindi nakita at pagkatapos hindi lamang po naghabol ng kabuoang kabayaran yung pong nagbenta ng installment, ako po, baka po magdemanda pa yan ng carnapping, ang motorsiklo, kasama po sa mga bagay na tumatapo sa daan na pagka po kinuha ng walang paintulot ng may-ari, ay po pwedeng maging kaso ng carlapping. Ano po ang remedyo nitong kasama natin? Itong nagre-reklamo po sa atin. Ang remedyo po dyan, ginawang karso po, simple. Pagka po siya ay ibinimahanda na para hinahabol
sa kabuuang kabayaran, abe kailangan po niya mag-sampa din doon sa kaso na ipinay laban sa kanya nung kinasawag na third party complaint. Una po niyong narinig dito sa Babitag Monumental po ang mga salitang third party complaint. Ano ibig sabihin po niya? May taong inihabla dahil hindi nakakatupad sa obligasyon, pero kaya niya hindi natutupad kasi ipinasa niya sa iba yung obligasyon. Mm-hmm. At dahil hinahabol na siya sa kanyang pangunahing obligasyon na naibigay niya sa iba, po pwede rin po niyang isama sa kaso sa pamamagitan ng isa pang habla doon din sa kaso na sinisingil na siya ang taong napatahan niya ng obligasyon. Ang tawag po sa demandang yan, third party complaint, para maisama yung iba pang mga tao na napatahan ng tungkuling magbayad. Gino? Attorney, yung sinasabi niyong third party complaint, pwede ba yun mag-apply doon sa lahat ng mga sumalo ng motor? Kasi I think kung hindi ako nagkakamali, mga tatlo ata o dalawa yung sumalo ng motor niya. Opo, pwede po yung Ginoong Carl kung alam nito pong nagre-reklamo sa atin ang pangalan nila, ang address nila. Kasi mahalaga po yun na isasama po ang mga pangalan at mga address para mapadalhan din po sila ng kautosan ng hukuman na humarap sila sa usapin at lutasin ang hindi nababayarang pagkakautang. Mm-hmm. Kailangan lang pong may detalye na pagkakatilanlan, Ginoong Carl Turfo. Last na, no, attorney, kasi yung sinabi din ni sir kanina at nakausap din namin yung unang pinagsaluhan niya, yung unang pinagsaluhan ng motor ay mabait naman at nakikipag-usap. Do you think, sir, ay dapat ituloy pa rin doon din sa unang pinagsaluhan? Opo eh, kailangan pong ituloy ang kaso, kailangan pong habulin din yung unang pinagpasaluhan dahil meron din po siyang tungkulin noong pumayag siyang saluhin na matuloy ang bayaran. Hindi po kumoy, ibinigay na niya sa iba yung tungkulin o yung motor, wala na po siyang pananagutan. Hindi po ganon ang takbo ng batas, Ginoong Carl Turfo. Lahat sila na nagsasaluhan may tungkulin. Okay. Maraming salamat, attorney, at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po muli. Karangalan po ni Batas Maurice ang mga kasama, si Ginoong Carl Turfo sa ipagbitag mo. Okay, so ngayon naman, no, Albert, nakuha mo naman na yung pinag-usapan. Nakikita mo, napakaguluan nangyayaring yung dito sa pinasukan mo, no? But then again, sundin mo na lang siguro yung sinabi ni attorney, pwede ka din mag-file ng complaint doon sa mga pinasaluhan mo na third party complaint. But then again, kailangan mo pa rin akuin or gawan ng paraan yung mga monthly payments kung gusto mo magsama-sama kayo mga nagsalo at bayaran yon. But then again, may mga responsibility kayo at ikaw yung mapapako doon. Okay? Siguro ang gagawin na lang namin ay makontak yung HPG pagkatapos ng programa para magawa ng paraan yung doon sa motor. Okay? Okay po, sir. Sige. At maraming salamat ulit sa paglapit sa amin at sa pagtiwala. Okay? Sige. Thank you, sir. Okay, so hinggil sa sumbungan, imbestigahan ano man reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak bitag. Sa ngalan ng aking ama ni si Ben Bitag, ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ang programang inyong napanood ay atid sa inyo ng hashtag Ipabitag Mo Community Service Partners. Cebuana Luwalier, King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36.